Simulan na po natin ang ating kwento. Nagplano din sina Tatay Kadoy na bukas din ilibing nila ang mga labi ng mga katawan na napatay ng mga aswang. Sa gabing iyon, nagtulong-tulong muna ang mga ito na sinunog ang mga bangkay ng mga aswang. Makalipas naman ang ilang mga minuto, nagkukumpulan na ang mga aswang doon sa kabilang bahagi ng sapa. Mayroong mga batuhan ang nandoon. Doon din gumagawa ng mga ritual ang mga matatandang mga aswang para malaman nila ang kinaroroonan ng mga kabibi. At tapos na ang mga ito sa kanilang ginagawa. Alam na ng mga ito ang kinaroroonan ng mga kabibi ni Ilizar. Nandoon lamang ang mga ito doon sa isang kuiba. Kaya nga, tinawag ng pinuno ng mga aswang ang lahat na umaatake doon sa Sityo Suba at doon sa Barangay Hall para sabay-sabay na nilang puntahan ang kuiba ng Kalansay. Galit na galit ang namumuno sa mga dulon. Nagdadalamhati ang mga ito sa pagkalagas ng maraming bilang sa kanilang pangkat at nangangalit na sa galit ang mga aswang para makapaghiganti sa grupo nila ni Nanay Kadida. Ngunit bago gawin nila ang mga bagay na ito, kailangan muna nilang makuha ang dalawang mga kabibi para magagamit na nila ito at madagdagan ang kanilang lakas sa paglabas ng mga mandirigmang mga dyablo. Mahigit sa 300 na mga aswang na dulon ang nagmamartsa na papunta doon sa kuiba ng Kalansay. Nauuna ang mga matatandang aswang habang patuloy pa rin na gumagawa ang mga ito ng mga orasyon at ritual para agad nilang matuntun ang kuipang iyon. Sa mga pagkakataon na ito, habang nakabalik na ang grupo nila ni Nanay Kanida doon sa kanilang bahay, nakadama na ito ng mga pangitain. Masama talaga ang hinala ng matandang babaylan. At ilang sandali nga lamang, may mga engkantong bisita na itong si Nanay Kanida at ibinalita na ng mga ito ang mga nagaganap doon sa kagubatan kung saan nasisipat ng mga ito ang maraming mga aswang na papunta na doon sa kuiba. Kaya wala nang inaksayang sandali pa itong si Nanay Kanida. Agad nitong pinulong ang mga kasamahan, wika ng matandang babaylan. Ngayon na ngayon din, kailangan natin na magpunta doon sa kuiba ng Kalansay. Kinakailangan nila ngayon ang ating tulong. Ngayon, napagtanto ko na kung bakit nagsiatrasan ang mga aswang doon kanina. Dahil alam na pala ng mga ito ang kinaroroonan ng mga kabibi. Magpapatuloy lamang kayo sa pagbabantay sa lugar na ito, Luis. Lucas, kailangan pa rin natin na mag-ingat at laging alerto sa lahat ng mga pagkakataon. Baka biglang aatake ang mga aswang dito sa ating lugar, kasabay ng kanilang gagawing pagsalakay naman doon sa kuiba. Kailangan pa rin natin na makasigurado na ligtas pa rin ang lahat na nandirito, lalong-lalo na ang Sityo ng Suba. Nandoon pa ang grupo nila ni Kadoy. Bukas pa ang kanilang plano na lilipat ng lugar na mapagtataguan. Pagkatapos ibinaling ng matandang babaylan ang kanyang atensyon doon sa mga bata at muling wika nitong si Nanay Kanida. Humanda na kayo. Pupuntahan na natin ang gubat. Sa isip nitong si Nanay Kanida, isang malaking pagsubok ngayon ang bakbakan na ito para sa mga bata. Ngunit malaki ang kanyang tiwala sa mga batang ito, lalong-lalo na sa kanyang apo na si Butchok. Makalipas ang ilang mga sandali, mabilis nang sumakay ang mga ito sa kanilang mga sasakyan. Magkakasama pa rin doon sa sasakyan ng pare sina Nanay Kanida at Padre Zacarias. Nandoon din ang anak ni Lucas, itong si Gabriel. Habang doon naman sa kabilang sasakyan, magkakasama ang mga bata na pinangungunahan naman nitong si Pablo. Mabibilis ngayon ang kanilang pagpapatakbo sa mga sasakyan.
batay kasi sa mga ibinigay na impormasyon ng mga engkantong mga kaibigan ni Nanay Canida. Kasalukuyang nasa loob na ng gubat ang pwersa ng mga aswang, kaya batid ng matandang babaylan na sa mga pagkakataon na ito ngayon, maaaring umaaligid na ang pwersa ng mga dulo ng mga aswang doon sa kuiba ng kalansay. At iyon nga ang mga nagaganap. Dahil doon sa kalugluuban ng gubat, biglang napabalikwas sina Bitong at Adulpo sa kanilang pagkakahiga nang maramdaman ang pwersa ng kadiliman doon sa paligid ng kanilang kinaroroonan. Agad na nagpakalat muli ng mga orasyon ang dalawang antingero, at makalipas lamang ang ilang mga sandali, wika nitong si Adulpo, "Putso, napakarami ng mga aswang ang nasa paligid, Bitong. Mukhang ito na ang sinasabi sa atin ni Nanay Canida." Bago naman makakilos ang dalawa, lumabas ng kuiba ang namumuno sa mga kurkur na si Kadyo, at agad na kinausap ang dalawang mga antingero. Wika nitong si Kadyo, "Nandyan na ang mga dolon. Kami na ang bahala na humarang sa mga ito, Adolpo. Kailangan na hindi makapasok ang mga ito sa loob ng kuiba. Kailangan din na mabantayan ang iba pang mga pasukan. Pumasok na kayo sa loob, Adolpo. Kayo na muna ang bahalang magbantay doon sa mga kabibe." Pagkatapos dito na nakita nila ni Adolpo at Bitong ang mga kurkur na nagtatakbuhan palabas ng kuibang iyon. Hindi man ito ganong kadami, ngunit mabanaag mo sa kanilang mga hitsura ang bangis at handang magpapakamatay sa labanan. Agad na pumalibot ang karamihan ng mga ito doon sa pasukan ng bunganga ng kuiba, habang ang iba umakyat ang mga ito sa itaas ng mga puno ng kahoy para magmanman. Pagkatapos, umaalulong ang mga ito. May nakita din ang dalawa na parang mga gumagalaw ng mga bato doon sa ibabaw ng kuiba. At ngayon pa lamang nila napagtanto na mga engkanto pala ang mga iyon. Napakalaki ng mga ito at may hawak na mga pamalo na kahoy na kasing laki naman ng puno ng niyog. Nasa mahigit sa 10 ang bilang ng mga iyon, at agad na sumama ang mga ito doon sa grupo ng mga kurkur. Nagulat man ang dalawa sa kanilang nakita, ngunit alam nila agad na mga kaibigan ang mga iyon ni Nanay Canida. Mabilis nang pumasok ang mga ito doon sa loob. Ang tanging bili ni Nanay Canida sa kanila na bantayan ang altar na nasa gilid ng loob ng kuiba. Alam at nakita na nila ang kinaroroonan nito. Doon tumakbo ang dalawa para bantayan na ang dalawang mga kabibe. Ngunit habang tumatakbo naman ang dalawang antingero, nakita nilang may mga nilalang ang sumasabay sa kanila sa pagtakbo. Napakaitim ng kulay ng mga ito. Ngunit hindi na nila ginalaw ang mga ito at hinayaan na lamang. Alam din nila na mga kaibigan ang mga iyon ni Nanay Canida, at tumutulong sa kanila sa pagbabantay doon sa loob. Nang makalapit ng dalawang antingero doon sa altar, agad naman na pumalibot sa kanila ang mga maiitim na mga nilalang na mayroong napakapulang mga mata. Ngumangasab ang mga ito habang nakapalibot doon sa may batuan. Naririnig na din nila ni Adolpo ang mga ingay ng mga paniki. Kinikilabutan man ang dalawa, ngunit sa dami din ng kanilang mga kakampi, napanatag ang kanilang kalooban. Sa kanilang isip, kahit na makapasok pa ang mga aswang na dulon doon sa loob ng kuiba, hindi agad-agad na makakalapit ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Habang doon sa labas ng kuiba, nasa paligid na ang napakaraming bilang ng mga aswang. Nakita din agad ng mga ito ang maraming mga kurkur na nakaharang doon sa may pasukan ng kuiba. Alam ng mga aswang na dulon kung ano ang kayang gawin ng mga kurkur sa kanila. Isa ito sa mga malalakas na uri ng mga aswang. Ang iba naman sa mga aswang na dulon
Agad na naghanap ang mga ito ng iba pang mapapasukan o lagusan papunta sa loob ng kuweba. Naghagilap agad ang mga ito doon sa kakahuyan sa paligid. Habang ang mga matatandang mga aswang dahan-dahan nang umuusad ang mga ito papalapit doon sa bunganga ng kuweba. Rinig na doon sa buong kapaligiran ang ingay ng mga angil at mga alulong ng mga ito. Utos agad ng isang matandang aswang na dumistansya muna ang mga kasamahan ng mga ito. May gagawin lamang silang ritual at tatawagin para agad na mapulbos ang mga aswang na kurkur. Sabay-sabay na nag-uusal ang apat na mga matatandang mga aswang ng mga orasyon. At pagkatapos, sabay din ang mga ito sa kanilang ginawang pag-indak sa lupa ng tatlong mga bisis. Matapos na gawin iyon ng mga aswang, biglang nabiyak ang lupa sa kapaligiran. At sa isang iglap lamang, nagsilabasan doon ang maraming mga nilalang, mga lamang lupa na may hawak na mga palakol na gawa sa kahoy. Kasing laki at tangkad lamang ang mga ito ng mga normal na mga tao. Ngunit kakaiba ang kanilang bangis at bilis. At kahit nagawa lamang sa kahoy ang kanilang hawak na mga palakol, hindi ito ordinaryo. At alam ng mga kurkur na kaya silang saktan ng mga armas ng mga ito. Ilang sandali, maririnig mo sa mga ito ang kakaibang mga boses na parang mga panaghoy na nasa ilalim ng lupa. Nagtatakbuhan na ang mga ito, papasalakay doon sa mga aswang na kurkur. Napakarami ng mga nilalang na iyon na umaabot pa sa mahigit sa 100. Utos din agad ng mga matatandang mga aswang na umatake na rin ang mga kasamahan ng mga ito na nakaantabay lamang sa kanilang mga utos. Napuno ng mga pagngasab, pag-angil at pag-alulong ang kagubatan na iyon. Agad na nilang dinaluhong ang mga aswang na kurkur. Nang mapang-abot na ang dalawang mga panig, agad na nagpapalitan na ang mga ito ng mga pag-atake. Parang mga buses ng nag-aaway na mga pusa at mga kinatay na baboy ang umaalingaungaw doon sa kakahuyan. Hindi naman nagpatinag ang mga kurkur kahit nakakaunti lamang ang kanilang bilang kung ikumpara sa daan-daang mga lamang lupa at mga dulon na aswang. May mga bumagsak agad sa magkabilang mga grupo. May mga kalmot ang mga ito sa kanikanilang mga katawan. Ang mga malalaking mga engkanto naman na mga kaibigan ni Nanay Kanida gamit ang kanilang mga pamalong kahoy, agad na pinaghampas ang mga lamang lupa at mga aswang na nakakalapit sa kanila. May mga tumalsik ang katawan at tumama doon sa mga batuhan at mga puno ng kahoy nang matamaan ang mga ito. Mayroong agaran na binawian ng buhay. May mga gumagapang naman at namimilipit sa sobrang sakit. Maraming napapatay agad ang mga kurkur na mga lamang lupa at pati na mga aswang na dulon. Bawat maabot ng mga kurkur, agad nakakagatin ang kanilang mga liig at ibabaon ang kanilang mga matutulis na mga kuko sa dibdib ng mga nilalang. Ngunit sadyang marami ang bilang ng mga kalaban, kaya may ilang mga kurkur na din ang mga bumagsak at namamatay agad. Lumipas ang ilang mga sandali, may mga nagsilabasan na mga paniki doon galing sa bunganga ng kuweba. At pagkatapos, dinaluhong ng mga ito ang mga lamang lupa at mga aswang na dulon. Nag-anyong mga malalaking aninong uwak ang mga ito at bawat maabot na mga kalaban, agad na pagtutukain ang mga ito. At bawat naman mga aswang at mga nilalang ang bibitiwan ng mga uwak, nagmistulang kalansay na lamang ang katawan ng mga ito. Nababahala agad ang mga matatandang aswang sa kanilang nasaksihan. Kung hindi sila makakahanap ng paraan, maaaring mahirapan sila sa mga ito. Mabilis na gumawa ng mga usal ang mga matatandang aswang at nagpakawala ito ng mga usok na nakakasulasok ang amoy.
Lahat na mga nakakaamoy na mga uwak, isa-isang bumagsak ang mga ito sa lupa at nangingisay. Kaya napilitan ang karamihan sa mga ito na bumalik na doon sa loob ng kuweba. Mas umuusad pa ngayon ang mga nilalang na mga lamang lupa at mga dulon. Napapaatras na din ang mga kurkur. Ang mga malalaking engkanto naman, pinagtutulungan na ang mga ito na patumbahin ng mga pinagsamang lakas ng mga aswang na dulon at mga mandirigmang lamang lupa. Ang buong akala ng mga aswang na anumang oras ay makakapasok na sila doon sa loob ng kuweba. Ngunit nagkakamali ang mga ito dahil sa mga pagkakataon na iyon, dumating na din doon sa kakahuyan ang grupo nila ni Nanay Kalida. Agad na wika ng matandang babaylan na maghintay lamang ang kanyang mga kasamahan sa kanyang gagawing hudyat bago sila atake. Ilang sandali lamang matapos na makapag-usal ng mga orasyon ang matandang babaylan, agad na umuusok ang katawan nito at pagkatapos nagiging balabal. Pagkatapos noon, mabilis na itong nagpalipad-lipad na dumadaan doon sa mga nagbakbakan na mga kurkur kontra sa mga aswang na dulon at mga mandirigmang lamang lupa. Nakita ni Nanay Kanida na nalalagay na sa alanganin ngayon ang kanyang mga kaibigan at mga kakamping mga kurkur. Kaya pagbagsak ni Nanay Kanida doon mismo sa bunganga ng kuweba, agad na wika nito. "Mga demonyong mga nilalang, ipapatikim ko ngayon sa inyo ang mapait na katapusan." Pagkatapos, may mga binabanggit na mga banyagang salita itong si Nanay Kanida habang nakadipa ang dalawang mga kamay. Gulat na gulat ang mga kalabang mga aswang nang makita ang matanda. Ngunit mas lalong nagiging agresibo ang mga ito at pinilit na makalapit doon sa bunganga ng kuweba. Nagtatalunan na ang mga aswang sa itaas ng mga puno ng kahoy at nagtatakbuhan sa gilid ng batuhan habang umaangil ng napakalakas at papunta doon sa bunganga ng kuweba. Nang umindak sa lupa itong si Nanay Kanida, sinabayan din ito ng pag-indak ng mga matatandang aswang sa pag-aakalang gumagawa ang matandang babaylan ng mga orasyon na pangkitil. Agad nila itong ginawan ng mga panguntra. Ngunit hindi iyon ang mga nangyayari. Iba ang plano ni Nanay Kanida. Tinatawag na pala ng babaylan ang mga espiritong kawal na nasa loob ng kuibang iyon. Ang mga pinalayas na espiritu na galing sa iba't ibang mundo ng mga engkanto at naninirahan sa kuibang iyon, pinakain ng mga usal at dasal ang mga ito ni Nanay Kanida. Napakaraming mga nilalang ang biglang nagsilabasan sa loob ng kuweba. Sina Adolfo doon sa loob, kitang-kita nila ang mga humahagibis na mga kalansay na espiritu habang may bitbit na mga espada ang mga ito, karit at mga sibat. Ang mga aswang na dulon, walang habas na sinikwat ng mga kawal ang lahat ng mga ito. Muling wika nitong si Nanay Kanida, "Kadyo, dalhin nyo na ang mga sugatan at mga patay na katawan ng iyong mga tauhan sa loob ng yungib. Ipagpatawad mo kung nahuli kami. Ngunit ngayon, kami na ang bahala sa paglipol at pagdurog sa mga ito." Sagot naman itong si Kadyo na may mga sugat na din sa kanyang katawan. "Walang anuman kaibigang kandida, ipagpatawad mo rin na hanggang doon na lamang ang aming makakaya. Masaya akong ibinuwis namin ang aming buhay sa pagtulong sa iyo, kaibigan." Bahagyang may kirot na naramdaman itong si Nanay Kanida. Nakita din niyang may karamihan din ang mga nasugatan at napaslang ang mga kalaban sa pangkat ng mga kurkur. Pati pa nga ang kanyang mga nagsilakihang mga kaibigang engkanto, apat na lamang ang mga natira sa mga ito. Ngunit gayon paman, malaki din ang nabawas sa bilang ng mga kalaban. Dito na umindak muli sa lupa ng apat na bisis itong si Nanay Kanida. Hudyat ito
na kailangan na din na umataki ang kanyang mga kasamahan na sa mga pagkakataon na iyon nagtatago lamang sa likod ng mga puno ng kahoy. Pagkatapos na umindak ang matandang babaylan na sinasabayan ng mga pag-uusal ng mga orasyon, agad na nabibiyak na din ang lupa doon sa paligid. Ang mga kanina ay nabibiyak na doon. Nagsilabasan ang maraming mga baging ni Nanay Kanida. Lumabas na din doon ang mga bata na pinangungunahan nila ni Padre Zacarias Pulong at itong si Pablo. Itong si Padre Zacarias, nagpaulan agad ito ng mga pagpana. Habang itong si Nonoy, napakabilis na nagpatalon-talon ang batang aswang doon sa mga puno ng kahoy, papaatake na doon sa mga aswang na dulon. Habang itong si Butchok, biglang nawala na lamang ito doon sa kanyang kinatatayuan. Gumawa na pala ng portal na pintuan ang bata at pagkatapos biglang sumulpot na lamang ito doon mismo sa gitna ng mga aswang na dulon. Pagkatapos noon, biglang umindak sa lupa ang bata at mayroong binabanggit ito na mga banyagang salita. Makalipas lamang ang dalawang mga segundo, agad na nabuwal ang mga aswang at nangingisay ang mga ito sa lupa. Wala pang isang segundo, agad rin na umuusok ang katawan ng mga ito at nagsimulang maaagnas na ang kanilang mga katawan. Gulat na gulat ang mga aswang sa ginawang iyon ng bata. Ngunit napakadelikado din naman ang ginawang iyon ni Butchok dahil direktang nandoon na ito sa gitna ng napakaraming mga aswang. Siyam agad ang mga nadali ng batang si Butchok sa kanyang ginawang iyon. Mabilis naman na kumilos ang mga aswang na dulon nang makabawi ang mga ito ng wisyo. Maagap na nagtalunan ang mga ito para atakihin na itong si Butchok. Ngunit sa hindi nila maipaliwanag na kadahilanan, biglang naglaho naman ang bata doon sa kinatatayuan. At pagkatapos, agad itong sumulpot doon sa tabi ng malaking puno ng kahoy. At pagkatapos, nagpakawala ito ng mga pagbira gamit ang armas na tirador. Dalawa na naman ang tinamaan ni Butchok sa kanyang ginawang sunod-sunod na mga pagbira. At sa tuwing atakihin na naman nila ang bata, agad na muling maglalaho na naman ito sa kanilang paningin. Ang ilan sa mga matatandang mga aswang agad na nahulaan ng mga ito kung ano ang ginagawa ng bata, lalo na nang makita nila ang mga pintuan na portal doon sa lupa. Maagap na lumundag ang dalawang mga aswang kasabay ng mga pag-uusal ng mga orasyon. At pagkatapos gamit ang kanilang mga kakayahan sa orasyon, ikinalat ng mga ito sa paligid ang mga orasyon ng pangwasak at mga orasyon ng panghuli. Nagawa ng mga matatandang aswang na masira ang mga pintuan na portal na pinalabas ng batang si Butchok. Hindi na kayang dumaan ang bata sa kanyang mga ginagawang mga portal, kaya napasandal na itong si Butchok doon sa puno ng kahoy at napapalibutan ng napakaraming mga aswang at mga mandirigmang malamang lupa. Sa isip nitong si Butchok, kaya pa niyang gumawa ng isa pang malakas na mga pangkitil. Ngunit kailangan niyang gawin iyon sa tamang pagkakataon. Unang-una, dapat na mas marami ang mga matatamaan na mga aswang. Pangalawa, baka sa huling paggamit niya sa malakas na orasyon na iyon, maging dahilan na manghina ang kanyang katawan. At sa gitna pa naman ng napakaraming mga aswang, hindi niya magagamit sa pagkakataong ito ang kanyang kaalaman sa mga portal. Kaya mas pinili ni Butchok na makipaglaban doon sa mga aswang gamit ang kanyang armas na tirador. At kahit na napapalibutan na itong si Butchok ng napakaraming mga aswang, hindi mo pa rin mabanaag sa pagmumuka ng bata ang pagkatakot at pag-alala. Isa pa nga ang tinamaan ng bata ng pagbira ng tirador sa ulo. Agad itong tumimbuwang at gumiwang-giwang pagkatapos nangingisay na ito sa lupa. Biglang sumulpot na rin doon ang batang aswang na si Nonoy para tulungan ang kanyang matalik na kaibigan. Agad
na dinamba nitong si Nonoy ang isang aswang at binitbit na ito sabay ng pagkagat sa liig. Nang bitiwan ito ng bata, agad na nangingisay ito at binawian ng buhay. Isa pa ang nabot ni Nonoy at kinubawan niya ito sa likod habang walang habas na pinagkakalmot hanggang sa tuluyang mamatay. Ilang sandali, tumalon itong si Nonoy doon sa tabi nitong si Butchok. Nakatayo ngayon ang dalawang mga bata sa gitna ng napakaraming mga aswang. At kahit na napakarami ang bilang ng mga aswang, nagkakaroon na ang mga ito ng pag-alinlangan at pagkatakot na sumugod doon sa dalawang napakabangis na mga bata. Ang mga matatandang mga aswang halos hindi makapaniwala ang mga ito sa lakas ng dalawa. At hindi lamang dalawang mga bata, dahil doon sa kanilang likuran, buong bangis na pinabagsak nila ni Toto at Gabriel ang bawat malalapitan ng mga aswang. Gamit ang buntot pagi nitong si Toto, walang habas na pinaghampas ang bawat maabot na mga aswang na dulon. Usal ng usal din ng mga orasyon itong si Toto habang umaatake ito para pahinain ang lakas ng mga kalabang aswang. Ganon din ang ginawa nitong si Gabriel, gamit naman ang pinatalas na binakuko ng bata. Kasabay ng dalawang mga bata naman sina Padre Zacarias, Pulong at itong si Pablo. Habang doon sa gitna ng mga aswang, gumawa agad ng mga orasyon ang mga matatandang mga aswang para pabagsakin na ang dalawang mga bata na sina Nonoy at Butchok na nagbigay sa kanila ng sakit sa ulo. Mayroong mga nagsilabasan sa mga nabiyak na lupa na mga ugat ng mga puno at napakabilis ng mga paggalaw ng mga ito papunta doon sa kinaroroonan nila ni Nonoy at Butchok. Gumawa din ng mga pampahina na mga orasyon ang mga matatandang mga aswang para mapahina ang bilis at lakas ng dalawang mga bata. Ilang segundo lamang ang mga lumipas, lahat na mga ugat ng puno ng kahoy na nagsilabasan doon at papaatake doon sa dalawang mga bata. Biglang napatigil ang mga ito sa kanilang paggalaw nang mayroong mga baging naman ang nagsilabasan doon sa mga nabiyak na lupa at pagkatapos pumulupot ang mga ito doon sa mga ugat ng puno at hinila ang mga ito pabalik doon sa ilalim ng lupa. Ang iilan naman sa mga baging, naabot ng mga ito ang mga aswang at ang mga mandirigmang lamang lupa. Ang mga matutulis na mga dulo ng mga baging ay tumarak ang mga ito doon sa katawan ng mga aswang. Na siyang dahilan para agaran na babagsak ang mga ito sa lupa at mamamatay. Habang ang mga napupulupitan ng mga mandirigmang mga lamang lupa, hinila ang mga ito ng mga baging at tuluyang kinain na ng lupa. Muling gumawa ng mga orasyon ang mga matatandang mga aswang para kontrahin ang ginawang iyon ni Nanay Canida. Ngunit sa isang iglap, mayroong lumipad doon na isang mapurol na itak at tumarak doon sa liig ng isang matandang aswang. Agad itong natumba at nangingisay. Ang itak na iyon ay mayroong mga baging sa puluhan na siyang dahilan para gumalaw ito sa iri ng napakabilis. Nagpapatuloy lamang ito sa paglipad sa iri at hinagip ang mga aswang. Sinubukan naman ng mga aswang na putulin ang mga baging na nakakabit doon sa itak. Ngunit biglang sumulpot doon ang napakaraming mga baging. Pagkatapos, nagiging katauhan ito ni Nanay Canida. Nang umindak sa lupa ang matandang babaylan, lahat ng mga aswang na sumubok na putulin ang mga baging na iyon, agad na nabuwal ang mga ito sa lupa. Sa isip ngayon ni Nanay Canida, kakaunting minuto na lamang at mauubos na nila ang lahat ng kanilang mga kalaban. Nang biglang napatigil sa pag-iisip itong si Nanay Canida, nang biglang nabuwal naman ang dalawang mga aswang galing sa kanyang likuran. At paglingon ng matanda, nakita niya doon itong si Nonoy na pinagkakalmot pa rin ang dalawang mga aswang na nakabulagta. At ilang segundo lamang, lahat ng mga aswang na nasa paligid ni Nanay Canida
kasama na ang mga matatanda sa mga ito. Biglang bumulagta ang mga ito at parang nasabugan. Nakakaramdam din ng kakaibang lakas ng pwersa ang matandang babaylan na biglang kumalat doon sa kanilang kinaroroonan. At malapit doon sa mga nakabulagtang mga aswang, nakatayo ang batang si Butchok. At alam agad nitong si Nanay Kalida na si Butchok ang may kagagawan doon. Napatulala pa nga ng ilang mga segundo itong si Nanay Kalida. Dahil unang bisis ngayon na nasaksihan ng matanda ang bangis ng bagong kakayahan ng kanyang apo na si Butchok. Partida, hindi pa alam at nakita ni Nanay Kalida ang bagong kakayahan ng kanyang apo sa mga pintuan na portal. Kakaiba kasi ang lakas ng pangkitil na iyon na pati ang mga matatandang aswang ay walang nagawa. Katanungan ngayon sa isipan nitong si Nanay Kalida kung ano ang mga nagagawa ng mga pagsubok ng bata doon sa mga inkantong ungga. At nagagawa nito agad ang mga ganitong kalakas na antas ng orasyon. Ngunit naputol ang mga isipin na iyon ng matandang babaylan. Nang magsidatingan na rin doon ang grupo nila ni Padre Zacarias, inutusan agad ang mga ito ng matandang babaylan na pumasok na doon sa loob ng kuipa. Hindi lingit kasi sa kaalaman nitong si Nanay Kanida na nakakapasok na ang ilan sa mga aswang padaan doon sa iba pang mga lagusan papasok. Kami na ang bahala sa mga natitirang aswang dito sa kakahuyan, Padre Zacarias. Tulungan ninyo sina Adolfo na protektahan ang mga kabibi doon sa loob. Susunod na lamang ako sa inyo. Kakaunti na lamang ang kanilang bilang. Mabilis naman na tumalima sina Padre Zacarias at Pulong. Mabilis na tumakbo ang mga ito papunta doon sa bukana ng kuiba. Pagkatapos, uwi ka ni Nanay Kanida sa kanyang mga kasamahan. Tara na, pulbusin na natin ang lahat ng mga ito. At pagkatapos, muling umataki na ang mga ito. Puntirya ngayon ni Nanay Kanida ang mga natitirang matatandang mga aswang. Nawasak na ang kanilang mga orasyon na pampahina sa paligid. Tatlo agad sa mga aswang ang nakakaramdam ng pamamanhid sa kanilang buong mga katawan. At ilang sandali, wika nitong si Pablo. Pasensyahan na mga kaibigan. Natapakan ko na ngayon ang mga anino ninyo. At hindi na kayo makakatakas pa sa inyong mga kamatayan. At isa-isang itinarak nitong si Pablo sa likuran ng mga aswang ang kanyang matalas na itak. Nalilipol na nila ang mga aswang at unti-unting nauubos na ang bilang ng mga ito. Gumawa na rin ng harang itong si Nanay Kanida gamit ang mga baging para hindi na makakatakas pa ang mga nakatayo at natitirang mga aswang. Lumipas din ang dalawang mga oras at natapos din nila ang lahat ng mga aswang doon sa may kakahuyan. Walang hinayaan na makaligtas ang mga ito. Lahat ng mga aswang at mga mandirigmang lamang lupa, pinatay nila ang lahat ng mga ito. May mga gumagapang at hindi napuruan. Agad natatagpasin ang mga ito ng mga bata. Walang habas na pinaghampas ang mga ito ni Tuto gamit ang buntot pagi. Ngunit tanong agad itong si Gabriel nang mapansin na nawala na doon itong si Butchok. Nanay Kanida, nasaan na si Butchok? Kanina lamang, nandirito pa iyon. Hindi rin agad nakasagot itong si Nanay Kanida. Biglang nawala din kasi ang bata doon sa kanyang kinatatayuan. Na kanina lamang nakita niyang nakatayo iyon sa gitna ng mga nakabulagtang mga aswang hanggang sa nakita ng matanda ang ilang mga pintuan na portal na nasa lupa. Kinikilabutan agad itong si Nanay Kanida. Wala na kasing iba pang makakagawa doon. Hindi kaya iyon ng mga aswang kahit na ang mga matatanda pa sa kanila. At mas lalong hindi iyon magagawa ng mga kasama niya. Maging siya, hindi niya saklaw ang kalaman ng mga portal na ito. Kinakailangan mo munang magkakaroon ng mga malalakas na mga gabay at magkakaroon ng mga dalisay na puso na walang bahid ng kasamaan.
dating barangan itong si Nanay Kanida at gumagawa ng mga kasamaan. Kaya hindi niya kaya ang ganung antas na kalakas na orasyon. At bukod pa nito, kinakailangan mo pang pag-aralan ang mga sikritong pag-uusal para magagamit mo ng perpekto ang ganitong kakayahan. At batid ng matanda na si Butchok ang may kagagawan doon. Sa isip ni Nanay Kanida, sa loob lamang ng ilang linggong panatili ng kanyang apo doon sa mundo ng mga engkanto, nakakatakot na lakas at kakayahan ang mga baon nito sa pag-uwi. At ang ikinabilib pa nitong si Nanay Kanida, natutunan lamang ito ni Butchok sa loob ng ilang mga linggo. Alam niyang kung mga normal lamang na mga pagsasanay sa tao, taon-taon ang bibilangin para maperpekto ang ganitong kaalaman. Isang espesyal na bata itong si Butchok. Nasa katauhan na ng bata ang pagiging malakas at pagiging mandirigma. Kailangan na lamang ni Butchok ang mga paggabay niya. Mahirap na kasi kung mayroong malakas na nilalang ang nagtatangan ng mga aral sa kaliwa ang makapaglinlang kay Butchok para gamitin ito ang lakas sa kasamaan na tulad ng nangyayari sa kaibigan ng anak ni Tatay Dadoy, itong si Buka. Dating kawal ng kabutihan at nagiging pinuno ng mga antingirong gumagawa ng mga kasamaan. Mabilis nang gumagawa ng mga orasyon itong si Nanay Kanida para hagilapin na ang kanyang apo. Ngunit hindi pa iyon nasimulan ni Nanay Kanida, lumapit sa kanya itong si Nonoy at wika ng batang aswang. Nanay Kanida, naamoy ko ang kinaroroonan ni Butchok. Nandoon ito doon sa mga batuhan na nasa gilid ng kuweba. Kaya mabilis nila itong pinuntahan at nandoon nga itong si Butchok. Nanghihina kasi ang katawan ng bata dahil sa huling ginamit nitong mataas na orasyon. At para maprotektahan ang sarili, agad na gumawa ito ng portal para makatakas at makapagtago doon sa may batuhan. Nawasak kasi ni Nanay Kanida ang mga ginagawa ng mga matatandang mga aswang na humaharang sa kakayahan ng bata sa paggawa ng mga pintuan ng portal. Kaya nagawa ng bata na muling mabuksan ang mga pintuan. Nawalan ng malay itong si Butchok, kaya binitbit ito ni Nanay Kanida at sobrang ipinagmalaki ng matandang babaylan ang kanyang apo. Bulong itong si Nanay Kanida, "Magpahinga ka muna, apo. Tapos na ang labanan at panalo tayo. Isa ka sa mga naging susi ng ating tagumpay." Habang doon naman sa loob ng kuiba, nagbakbakan pa rin doon ang magkabilang panig. May mga aswang na kasi ang mga nakakapasok doon. Ngunit hindi magawa ng mga ito na makakalapit man lamang doon sa altar kung saan sa paanan nito nandoon ang baol na kinalalagyan ng mga kabibe. Dahil buong tapang na hinarang ang mga ito nila ni Adolfo at Bitong. Kasama din nila ang mga nilalang na napakaitim ang mga kulay. Nang dumating na din doon sina Padre Zacarias, mas lalong nawala ng pag-asa ang mga aswang at sunod-sunod nang bumagsak ang mga ito doon sa batuhan. Tumulong na rin ang mga natitirang kurkur na pinamumunuan itong si Kadyo. Ilang sandali lamang, tumahimik na din ang kalubluuban ng kuiba ng Kalansay. Nananalo sila sa digmaan na iyon. Lahat ng mga aswang na dulon ay napatay nila at naprotektahan pa ang mga kabibe. Naisalba din nila ang bayan ng Kanlasog. Nang makapasok doon sina Nanay Kanida, nagyakapan ang mga ito dahil sa tuwa. Ngunit hindi ganap at buo ang kanilang kasiyahan dahil may mga nalalagas pa rin sa kanilang panig, lalong-lalo na ang pangkat ng mga kurkur na mahigit sa kalahati ang mga nalagas at namatay. Taos pusong nagpapasalamat si Nanay Kanida sa mga kurkur at nangangako ang matandang babaylan na sasama ito sa paglibing ng mga bayaning mga kurkur na nagbuwis ng buhay para sa kaligtasan ng bayan ng Kanlasog.
Pati pa nga ang mga nilalang na abuwang, nagpapasalamat si Nanay Kalida sa mga ito. Anim din ang nalagas sa kanilang kawan. Makalipas ang ilang mga minuto, nagpasyang bumalik na doon sa bahay nila ni Nanay Kalida, sina Padre Zacarias kasama ang mga bata. Ngunit nagpaiwan itong si Nanay Kalida. May gagawin pa ang matanda na mga ritual para mas mapatibay ang kinalalagyan ng mga kabibe. At hindi ito basta-basta na matuntun ng mga kampo ng kadiliman. Ilang sandali pa, sakay na ng dalawang sasakyan ang grupo nila ni Padre Zacarias at ang grupo nila ni Pablo at pabalik na doon sa sentro ng bayan. Agad din na kumalat ang balita sa kanilang tagumpay doon sa Sitio Suba laban sa mga aswang. Kaya masayang masaya ang mga ito. Ngunit habang nag-iisa itong si Nanay Kalida doon sa loob ng kuiba, naiisip nito ngayon sina Tatay Dadoy at Ado na sa mga pagkakataon na iyon nakakaharap na ang dalawang mabagsik na mga barangan na siyang tumutulong doon sa mga aswang na dulon para agad na makakapasok sa bayan ng Canlasog. Ang dalawang mga barangan na ito ay ang magkakapatid na Pedro at Delfin. Kaya hindi na nagawa ng mga barangan na makatulong doon sa bakbakan dahil tinutugis na ang mga ito nila ni Tatay Dadoy at Ado. Wika nitong si Tatay Dadoy. Mga wala kayong awa. Ginusto ninyong mapahamak ang daan-daang mga tao sa lugar ng Canlasog para lamang sa sarili ninyong kapakanan. Hindi na kayo dapat nabuhayin pa. Nararapat sa inyo ang kamatayan. Nakikilala na ni Tatay Dadoy ang dalawang ito. May mga nabalitaan na itong si Tatay Dadoy tungkol sa mga masasamang pinagagawa ng magkakapatid na ito. Ngunit hindi niya inaasahan na magagawa ng mga ito ang pagtulong doon sa mga aswang na dulon. At hindi rin inaasahan ng matanda na maging ganun na agad kalakas ang tangan ng mga ito. Sagot naman nitong si Pedro. Kahit kailan talaga, pakialam miro ka, Dadoy. Kaya nga sumisikat ang pangalan mo dahil sa pangingialam mo sa mga bagay na wala ka namang kinalaman. Ang sagot naman itong si Tatay Dadoy na nakapagkarga na ng mga malalakas na mga usal at dasal para sa kanyang mga tanga na mutya. Talagang pinakialaman ko ang mga bagay kapag tungkol na sa mga kasamaan na tulad ninyong dalawa. Hindi ko alam kung ano ang mga pinaggagawa ninyo, kung bakit ganyan na lamang kalakas ang loob ninyong dalawa. Mga kapataga-isla, pinapahamak ninyo sa mga aswang. Ngunit pagkatapos pa lamang ng mga pinagsasabing iyon nitong si Tatay Dadoy, biglang umindak sa lupa ang isa sa dalawang magkakapatid habang nag-uusal ito ng mga orasyon. At makalipas lamang ang ilang sandali, biglang nabiyak ang lupang kinatatayuan ng mga ito. Galing doon sa mga nabiyak na lupa, mayroong malaking kamay na parang malapot na mga ugat na may mga tumutulong parang mga asido. At agad na inabot ang matandang albularyo. Habang ang isa pang barangan naman, may ginagawa itong usal para palabasin doon sa kakahuyan ang mga makamandag na mga insekto. Napunta kasi ang mga ito doon sa kakahuyan na sakop na sa kabilang bayan. Ilang oras din ang naging habulan ng mga ito bago nasukol nila ni Tatay Dadoy ang dalawang mga barangan. Mabilis naman na umindak sa lupa itong si Tatay Dadoy sabay ng mga pag-uusal ng mga orasyon. Gayon din ang ginawa nitong si Ado. Ilang sandali lamang biglang lumakas ang ihip ng hangin sa paligid at mayroong parang ipo-ipo ang nahulma doon sa nabiyak na mga lupa. Hinaharangan ng malalakas na hangin nang makalapit kay Tatay Dadoy ang mga kamay na ugat ng puno. Habang itong si Ado, agad na itinapon ang hawak na armas. At sa tulong naman ng malalakas na mga ipo-ipo,
walang habas na pinagtatagpas at pinagputol-putol ang kamay na gawa sa ugat ng puno sa buong paligid. Wikang muli nitong si Tatay Dadoy. Hindi iubra sa akin ang mga ganyang kakayahan. Ilang taon na din akong nakipaglaban sa lahat ng uri ng mga kampo ng kadiliman. Marami na akong nakakalaban na mga mas malalakas pa sa inyong dalawa. At lahat ng mga ito ay tinalo ko. Hanggat nabubuhay pa ako, hindi ko mapapayagan na mayroong maghahari dito sa isla ng mga kampo ng kadiliman. May binanggit na tatlong banyagang salita itong si Tatay Dadoy. At matapos lamang iyon, lahat ng mga insekto na nagpalipad-lipad sa paligid, agaran na nagsibagsakan ang mga ito sa lupa at nangingisay. Muling umindak din sa lupa ang matandang albularyo. At lahat ng mga nabiyak na lupa, agad na sumirado ang mga ito. Kasama ang mga putol-putol na bahagi ng malaking kamay na gawa sa ugat ng puno. At bago pa makahuma ang dalawang magkapatid na mga barangan, agad nang nawala sa kinatatayuan itong si Tatay Dadoy. At pagkatapos biglang sumulpot ito doon sa kinaroroonan ng dalawa. Kamuntika na sanang tamaan ang mga ito sa ginawang paghampas ni Tatay Dadoy gamit ang kanyang sinturon. Agad na tumalon ang dalawa at pumalibot doon sa matandang albularyo. May hawak na rin na mga armas ang mga ito. Ngunit biglang nawala na naman itong si Tatay Dadoy. At pagkatapos, napaigit na lamang ang isang barangan ng matamaan ng sapak doon sa may tagiliran. Napabuga agad ito at nahihirapan sa paghinga dahil sa lakas ng pagkasapak na iyon ng matandang albularyo. Mabilis naman na tumulong itong si Pedro. Ngunit humarang na din itong si Ado at walang habas na pinag-aatake ang barangan hanggang sa mapaatras na din ito. Gumawa agad ito ng isang malakas na usal para lamang matulungan ang kanyang kapatid. Pagkatapos, biglang sumulpot sa tabi nitong si Pedro ang apat na mga kalansay na mayroong bit-bit na mga karit. Mabilis na humahagibis agad ang mga ito papunta doon sa kinaroroonan ni Tatay Dadoy. Wika ng matandang albularyo. Huwag mong hayaan na makakalapit ang mga iyan, Ado. Paparusahan ko muna ang isang ito. Mabilis naman na gumawa ng mga usal itong si Ado. At pagkatapos, agad na nagbago ang anyo ng kanyang hawak na armas. Hinarang nitong si Ado ang apat na mga kalansay at pinigilan ang mga ito na makalapit doon sa kinaroroonan ni Tatay Dadoy. Habang ang matandang albularyo, agad na hinampas itong si Delpin sa hawak niyang sinturon. Ngunit kahit na nasasaktan pa ito at hindi pa nakabawi ng lakas, maagap pa rin na nakakaiwas ito sa mga ginawang hampas ni Tatay Dadoy. Ngunit gayon paman, mabana ang musa mukha ng albularyo ang mga ngiti. Ilang sandali lamang, muling umatras itong si Delpin para makaiwas sana sa mga ginagawang paghampas ni Tatay Dadoy. Naramdaman itong parang bumalandra ang kanyang katawan sa isang matigas na bagay. Kaya agad itong napalingon. Ngunit wala naman itong nakitang anumang bagay sa kanyang likuran. Nang subukan ng barangan na hagipin ito gamit ang kanyang kamay, agad na napaaray ang barangan na si Delpin nang mayroong hindi nakikitang bagay na nakapa. Parang mayroong mga bultahe ng kurinte ang dumaloy agad sa kanyang katawan. Wikang muli nitong si Tatay Dadoy. Naikulong na kita barangan sa aking orasyon na panggapos at pangharang. Kahit na ano pa ang gagawin mo, hindi mo ito kayang wasakin. Habang umaatake ako kanina, lihim kong itinanim sa paligid ang aking orasyon na panggapos para hindi ka na makakatakas pa. Matitikman mo ngayon ang sakit ng kamatayan. Mabilis naman na gumawa ng orasyon ang barangan para sana kontrahin ang ginawang orasyon ng albularyo. Ngunit makalipas ang ilang mga minuto, walang silbi
ang kanyang mga ginagawang orasyon at muling wika pa nitong si Tatay Dadoy. Walang silbi ang mga gagawin mong iyan. Sa loob ng aking mga pangharang at panggapos, manghihina ang iyong mga kaalaman sa orasyon. Muling nag-uusal ng mga orasyon itong si Tatay Dadoy. At makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang nagkaanyo na ang ginawang pangharang ng matandang albularyo. Nakapalibot kay Delphine ang isang malakas na puwersa na parang mga usok. At nang banggitin itong si Tatay Dadoy ang tatlong usal ng purgatorio, biglang nagsilabasan doon sa loob ng harang na ginawa ni Tatay Dadoy ang napakaraming mga napakapangit na mga nilalang. Iba-iba ang itsura ng mga ito. May mga nakalabas ang isang mata, basag ang ulo, putol ang kamay at meron pang walang ulo. Agad na kumapit ang mga ito kay Delphine na sa mga pagkakataon na iyon, takot na ang barangan at nagsisigaw na ito para makahingi ng tulong. Nakagawa naman ng paraan itong si Pedro para tuluyang makalapit ito doon sa kinaroroonan nila ni Tatay Dadoy. Biglang mayroong puwersa naman ang humaltak sa kanya papasok doon sa panggapos at pangharang ng matandang albularyo. Sa isang iglap, nakakulong na ang dalawa at nakakapit na sa kanilang mga katawan ang mga nilalang na nakakatakot ng sobra ang kanilang mga hitsura. Muling wika nitong si Tatay Dadoy, "Nababagay kayo sa lugar na iyan. Dadalhin na ng mga iyan ang mga kaluluwa ninyong napakasama at pagdusahan ninyo ang inyong mga kasamaan doon sa impyerno." Sigaw ng sigaw ang dalawang mga barangan. Ngunit walang pag-alinlangan na hinila na ang katawan ng mga ito papunta sa ilalim ng lupa. At bago patuluyan na mawala sa mundo ang kanilang mga katawan, kita nila sa baba ang napakalawak na lugar na napuno ng apoy at amoy na nakakasulasok na parang asupre. Nakikita na nila ang maraming mga kaluluwa ang nandoon na naghihirap dahil sa sobrang init na naramdaman. Sa tingin ng dalawa, impyerno na ang kanilang nakikita at ito ang kanilang pupuntahan. Ngunit tanging ang dalawa lamang ang mga nakakita sa mga tanawin na iyon. Ilang sandali, tuluyang tumahimik na ang buong paligid. Nakabulagta ang katawan ng dalawang mga barangan at hindi na gumagalaw ang mga ito. Nangingitim din ang katawan ng dalawa na parang matagal nang patay ang mga ito. Hindi man naaagnas ang kanilang mga katawan, ngunit nagmistulang butot balat na ang mga ito dahil sa kapayatan. Napatay na din ni Ado nang tuluyan ang apat na mga kalansay. At ilang sandali, wika ni Tatay Dadoy kay Ado, "Ado, mga masasama man ang mga taong ito. Ilibing natin ang kanilang bangkay bilang pagrespeto sa kanilang katawang lupa." Matapos ang mga kaganapan na iyon, agad na nakipagkita itong si Tatay Dadoy kay Nanay Kanida at inihayag ang lahat ng mga kaganapan tungkol doon sa dalawang barangan na tumulong sa mga aswang na dulon para agad makapasok doon sa bayan ng Kanlasok. Taos-pusong nagpapasalamat naman ang matandang babaylan kay Tatay Dadoy. Sagot naman itong si Tatay Dadoy na napapangisi, "Walang anuman ang mga bagay na iyon, Nanay Candida. Ang importante, ligtas ang bayan na ito. Ligtas ang lahat ng mga tao. At sa ganong paraan, maraming salamat din, Nanay Candida. Sa kabila ng iyong katandaan, ginagawa mo pa rin ang mga ganitong kabayanihan." Pagkatapos noon, nagpapaalam na sina Tatay Dadoy at Ado kay Nanay Candida at bumalik na ang mga ito doon sa lugar ng sinawahan. Nakabalik na din doon ang mga taong umalis at ang buong bayan ay nagpapasalamat sa pamilya ni Nanay Candida. Kumalat agad ang balitang iyon sa buong isla. Ang lugar ng Kanlasog nagsimulang kumalat na ang kasikatan ng lugar na ito, pati na rin doon sa kabilang mga isla. Mas lalong nakikilala si Nanay Candida
at ang mga batang mayroong tangan na kakaibang lakas. Maraming dumadayo na sa kanilang lugar para makahingi ng tulong at magpapagamot. Maraming taga-ibang isla ang dumarayo at mas nakikilala ang lugar ng Canlasog bilang bayan ng mga albularyo at antingero, na pati pa ang karamihan sa mga kampon ng kadiliman natatakot ng tumahak sa lugar na ito. Lumipas ang maraming mga araw. Kahit natahimik na ang buong lugar ng Canlasog, patuloy na nag-aaral itong si Butchok para mas mapalakas pa ang kanyang mga tangan. Tinututukan talaga nitong si Nanay Canida ang pagtuturo sa bata tungkol sa mga orasyon na linlang. Sa tingin kasi ng matanda, kung kaya na ni Butchok ang mga orasyon na linlang, napakahirap na nitong talunin. Kapag napaghalo ang mga linlang sa kakayahan ng bata doon sa mga portal, at ang isang armas pa ni Butchok na pamalong yantok na gagawa na nitong mabuksan ang ikalawang anyo nito na isang napakatalas na garap. Napakabisa ng armas na ito kung ang mga kalaban ay mga aswang, at mabisa naman ang pamalong yantok kung ang mga kalaban naman ay mga inkanto o iba't ibang uri ng mga lamang lupa. Itong si Nonoy, nagpursige din ang bata na mas mapalakas pa ang mga tangan. Ayaw nitong magpahuli kay Butchok. Ayaw niyang magiging pabigat sa mga labanan at laging tinutulungan ng kanyang matalik na kaibigan. Lumipas pa ang mga araw at mga buwan. Dalawa sa mga kamag-anak nila ni Nanay Canida ang humingi ng tulong sa kanila. Ayon sa mga ito, isang linggo nang nawawala ang kanilang anak. Ilang araw na nila itong hinahanap at ginagalugad na nila ang maaaring mapuntahan nito. Ngunit wala talaga ito at hindi nila nakikita ang kanilang anak. Pati ang mga kaibigan at mga kakilala nito, nakakausap na nila. Ngunit walang alam ang mga ito tungkol sa pagkawala ng kanilang anak. Ngunit kahapon lamang, mayroong isang matanda ang lumapit sa kanila at nagsabing ang kanilang anak ay sumama sa isang grupo na tinatawag na mga satanista. Isang malaking grupo ng mga kampon ng kadiliman na napabalitang ilan sa mga kabataan doon sa lugar ng Labugon dinala ng mga ito para magiging kasapi ng kanilang pangkat, kapalit ang lakas na mas angat sa karamihan. At bukod pa nito, may mga napabalitang may mga kinuha din ang mga ito na mga kababaihan doon sa lugar. Nababalot ng lagim ang kanilang lugar at humihingi na ang karamihan sa kanila ng tulong galing sa iba't ibang mga lugar na mga albularyo, antingero at mga babaylan. Sa mga pagkakataon na iyon, kapanahunan din ng mga ginagawang ampo nitong si Nanay Canida, isang buwan na magdarasal ang matanda doon sa kuiba ng Kalansay. Hindi ito kumakain at hindi lumalabas. Sa makalawa na ang pagsisimula ng kanyang gagawing ampo. Bilang pag-aalay ito sa lahat ng mga tangan ng matandang babaylan at para na din sa kanyang mga gabay. Kaya naisip nitong si Butchok na ang ipapadala para masubukan na rin ang mga bagong kakayahan at lakas ng bata. Isang malaking problema ang kakaharapin ng bata at malaking pagsubok. Ngunit sa tingin nitong si Nanay Canida, kayang gampanan ito ni Butchok sa kabila ng edad nitong 12 taong gulang pa lamang. Walang kagatol-gatol naman na pumayag na din agad ang bata sa sinasabi ni Nanay Canida. Nasasabit na itong si Butchok na makakaharap ang mga kampon ng kadiliman. Noong una, ayaw pa sanang pumayag ni Rusa, ang ina ni Butchok. Ngunit pinaintindi ni Luis ang lahat ng mga ito. Kailangan na talaga nitong si Rusa na masanay na wala na ang anak sa kanyang piling dahil nga sa landas na tinatahak nito ngayon.